Ayon ang panukala ni Cavite 4th District Representative Elpidio Barasaga, naamiandahan ang Republic Act 11525 o COVID-19 Vaccination Program Act of 2021. At sa Section 3 ng panukala, obligado ang pagpapabakuna ng mga taong tutukuin ng Department of Health at ibibigay ito ng libre sa alinmang ospital ng gobyerno o health center. Tutol naman dito ang Employers Confederation of the Philippines. Sabi sa teleradyo ni ECO President Sergio Ortiz Luis, wala pa silang nakakausap sa hanay ng mga empleyado na puapayag sa mandatory vaccination. Sa ngayon anya, hindi naman problema ang pamimilit sa pagpapabakuna dahil ang problema ay wala pang bakuna. Gitnang opisyal, mismong si Pangulong Duterte ay nagsabi noong walang pilitan sa pagbabakuna. We feel it might even be unconstitutional. There will be legal challenge. So I don't think it will even prosper. Nagkakaguluwa ang mga tao dahil gusto magpabakuna. Gusto nga nila, mauna sila. Meron pa rin yung hindi. Pero hindi mo naman pwedeng pilitin na yung ayaw. Aminado naman ang Food and Drug Administration na mahihirapang obligahing magpabakuna ang publiko. Ayon kay Director General Eric Domingo, inaprobahan lang ang mga bakuna sa ilalim ng Emergency Use Authorization. Ano yan? Very debatable yan because this is really personal autonomy, no? To have someone being a healthy person and then being injected with something. Especially if the vaccine is under emergency use authorization kasi it means the vaccine is not yet fully developed. May mga side effects pa yan na hindi natin alam.